chapter 5, verse 18. Ephesians 5, 18. Alright. Tonight, ating i-discuss, I will have the feeling. I will have the feeling. I must have the feeling. Second thing is that, okay, I will have the feeling. Okay, I will. Itong mas is requirement or mandatory kumbaga. Kailangan, mas. Requirement. Tapos ito naman isa is will. That speaks about coming or future. I will have the feelings. Dapat not only we must have, but I will. Meaning mag-desire tayo. Okay? I will have the feeling. Okay. Anong ibig sabihin? Pag sinabi mo will, okay? Apat na bagay ang ibig sabihin. Pag sinabi mo will, that means motivation. So, dapat ito yung ating motivation na dapat magkaroon ako ng Holy Spirit or feeling of the Holy Spirit every day. Dapat yun yung motivation ng bawat isa, bawat Kristiyano. Dapat ito yung tinatawag natin na drive. Meron tayong drive ang ating puso. May drive. Ano pa? Dapat natin yung motivation sa isang Kristiyano na mag-desire tayo na ma-fill tayo with the Spirit of God, but also it is the drive, the force, and mag-apat, ito tinatawag na dapat desire natin. Hello, amen? Apat na butang mga kapatid, apat. Na hindi dapat natin i-take for granted ang feeling of the Spirit. Hindi yan siya. Hindi pwede i-ano natin siya, i-bypass o very passive tayo dito. Why? Because without motivation, without the drive, without the force, and without the desire, nobody will be filled with the Spirit of God. Ito yung mga bagay na magtutulak sa atin. Ito dapat yung ating motivation sa buhay natin. Now, anong ibig sabihin pag sinabi yung I will? Itong word na ito, I will. Anong ibig sabihin pag sinabi yung I will? I will have the feeling. I will have the feeling. Pag sinabi kong dapat meron ako, mapuno ako, mapuspos ako ng banal na Espiritu. Huwag maglalasing ng ala kung saan may kabulagsakan, kundi mapuno ng Espiritu. Mapuno ng Espiritu. Okay? Now, I will means, what is that? Okay? Pag sinabi mo I will, means I will. Pag sinabi mong I will, ang ibig sabihin niya means, I give up my sins. I give up, not my sins, but sabi nito, I give up all my sins. Amen. Amen. I give up. Dili tayo mapuno ng Holy Spirit of God until i-give up natin ang kasalanan. Hanggat ang kasalanan nandiyan sa puso natin, hanggat ang kasalanan nasa sa buhay natin, you will never be filled with the Spirit of God. Contrary po yan, magkasalungan po yan sila. That's why when you see, I will, that means willing ka to give up yung kasalanan mo. That means, search your life for hidden sins. Anong dapat natin gawin? We need to search our life for hidden sins.
Okay? Baka meron pa mga hidden sins. May mga kasalanan pa tayo na hindi natin na-give up. Kasalanan dinadala-dala pa natin. Kasalanan na tinatago-tago natin. Kasalanan na mga ginabibi natin sa ating puso. Now take note, Christians, di siguro nalaman ng pastor yan. Wala nakakaalam ang Diyos na natin ka. But take note, ang buhay mo mag-manifest kung meron kang dinadala kasalanan. And nobody will prosper sa mga tao na nagtatalo, nagtintin, nagkakandong ng kasalanan. I tell you that. Pwede mong lupuhin yung iba, pwede kang maging artista, actor sa iba, but before God, alam ni Lord ang tunay mong estado sa puso mo at sa buhay mo sa harap ng Panginoon. You can never and never hide your sin before God. Kaya sabi ni David, Psalm 139. Sinibukan natin, verse 23. Ito, nag-appeal si David. Nag-appeal siya. Psalm 139. Verse 23. Ang sabi niya, Psalm 139, verse number 23, "Search me, O God, and know my heart. Try me, and know my thoughts." At ang sabi niya, 24, "And see if there be any wicked way in me." Amen. Search. Usisaon mo. Lantawon mo. Ibalik mo. I-assist mo. Ibukaw dalikon. Kung may ara pa mga bagay na dapat mong ibigta. Mga butanga ay pinahamot ang Diyos. Mga butanga dilid matapahimaya sa Diyos. Mga butanga nagaupang sa mga manalangin sa Diyos. Nagsilip ni David, kung ara, Lord, why not unlead me in the way everlasting? Kaya kabalo si David na may something siya naghihimo at tubangan sa Diyos. Kaya kabalo si David, aware siya, totally aware siya na hindi siya makatago sa Diyos. Tapos masilip niya, search me, O God, and know my heart. Kung may ara pa somebody, utod na nakabalo, sa unod si Bukasing-kasi, wala iba ang Diyos. Ang Diyos, that's why, sa ato sumugagabi, kung gusto kita maging filled with the Spirit of God, first and foremost, dapat, pag sinabi mo, I will, that means I give up on my sins. Willing kita na i-give up. Willing kita na i-surrender ina ng mga bagay. Ano ina? Maybe jealousy? Maybe pride? Maybe ina ng bagay? Lost temper ka? Maybe ina ng bagay? Mga kaabyanan, may arak, bitterness, siguro kasingkas. Maybe na ng mga bagay, abyan, nahimog ka nga, covetous. Ikaw lang ka Diyos, ano ka sa'yo? Sa condition, siguro kasingkas. Sa status, siguro kasingkas. But like David, mga abyan, aming tani at yung prayer, kaaray ng David, nagsigil siya, search me, O God, and know my heart. Putol mula sa iba na ulo, kundi ni ato i-search ang ato kasing-kasing. Wala pinaka-the best na remedy sa ato. Kinabuhi na maglilong kita, may tauhay ato mamuna-una, manipayon kita, kundi ka na kasing-kasing at i-surrender sa iyo. Kinabuhi na i-surrender sa iyo. Ugali na i-surrender sa iyo. Kung tatong mo na magtago sa iyo, yung people nakabalo ang Diyos, kung ano ginahimo mo, kung ari ka sa ito, kung buwa ka sa simbahan. Kapag ang Diyos, ano activity mo? Sa malay ka, sa buwa ka, sino ang lumupot, ano ginahimo mo? Nakapag ang Diyos. Nabalaan sa Diyos na nga natin activity.
Amen? Kung ato ginahimuman, kung kahimayan sa iya, kung nakapasubong sa iya. Search me, O God. After nato na search, gamay mga butang kita, na nakita abiyan na dapat nato umalis atong kinabuhi. Ano mino? Ano sunod? Sika. Pag-ibasa, ready go. All sins must be eliminated. Ano nang eliminated? Diri po mo, no? Ilang taong mo sa basketball? Sa playoffs? O, na-eliminate na? Ano po sa limon? Natanggal na? Nalaglag na? Nadulag na? Nangulog na? Eliminate? Ano nang po sa limon? Dulag ako. Tanggalon. Kakasun. Isikway, you know? Eliminate. After mo, nakita mo ka, galingon, di-search ko na, may araw ka na ginatawag soul-searching. Nagbinabinag ka, nagbinitate ka. O Lord, tama, may araw ito. May mga something pa sa life ko na dapat ko i-give up. Then, next, all sins, take not on. That's up. All, amen? All sins must be eliminated. Hindi mag totally ma-eliminate. Pero ato na mata-mato. Hello, amen? Amen? Romans chapter 6, ano ang bang ni Paul? Romans chapter 6. Romans chapter 6. Look at verse 1. Chapter 6, verse 1. What? Shall we see then? Shall we continue in sin that grace may abound? Pamangkot na. Question mark. Magpadayo pa ba daw kita sa sala? Agod ang grasya magbugana? O mangimbugana? Ano ang sabat? Verse 2. God forbid ang Diyos hindi magtugot. Hello, amen? Amen. Hindi magtugot ang Diyos. That is completely impossible. Kasi sa dos, how shall we that are dead to sin? Paano ba kita patay na sa sala? Live any longer therein? Magkabuhi pa madra? Ano, sinin na yung mga abiyan. Lumpat na verse number 6. Sinin sa verse 6. Knowing this, dapat yung mabana, that are old men, ato na ang pagkatao, ato na daming dinsyon, atong aton ugali, aton pagkatao ng halin kay Adan, ng isasana. Our own man is crucified with him, kay Cristo, that the body of sin might be what? Destroyed, that his word we should not. Underline word? We should not what? Serve sin. Hindi na kita magkalagad sa sarap. Hindi na kita magkalagad sa sarap. Look at verse 11. Verse 11, likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. 12, let not sin therefore reign in your mortal body. Magadumana, magkabuhi, magkontrol sa inyong mortal body, answer. That ye should obey it in the last thereof. 13, neither yet ye your members as instruments of what? Unrighteousness. Unto sin. But yet yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. 14. For sin shall not have, tandaan to me, for sin shall not have dominion over you. For ye are not under the law, but under grace. 15. What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? The answer, God forbid.
forgive. Amen? Siling magrasa sa 15, but God did not siling Paul that he were the servants of sin, but yet obeyed from the heart. Ano siling tayo niya? 22. Sa 22. But now being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness and the everlasting life. Take note the word. Santo, servant of sin. Kita nyo? Servant of sin. What's in the word? Karong daw? Servant of God. Servant of God. Lately, kahapon ka o, yes, kahapon, i-declare ni President Duterte na i-stop na ang mga isabo. I-consider na nga illegal ang isabo. Ano na i? Nang online sabo ba? Inamantaya ka online. May ara dito, gabidyo sila, may ara to arena, gasabog ang mga tao all over sa Pilipinas. Maglantaw ka lang dito online, makataya ka, kang magdaog ka. Kang pwede na siya through GCAS, pwede ka magtaya, ako na, kay online. Bisan din ka lang sa Manila, gasabog, pwede ka magdaog. Online sabog. And praise God, didiklare ni Duterte na illegal. Hindi maayo. Kaya nakita ni President Duterte na damo ng buwan tungkol sa online sabong. Damo ng buwan ng pamilya tungkol sa online sabong. Damo mga banay, ipang ano tungkol sa online sabong na maprinda. Damo in fact na patay tungkol sa online sabong ngayon. Nga man, bangun ang tao na ulit pun sa sala. Na bandig sila. Na agrig na. Pati mga pulis, ara na, nalulong na. Daw nabuuan na, adik na, di na makontrol. Grabe na ang epekto. And glory to God, na nakita sa atong na presidente ngayon ang bagay na mahimo siya ng social problem, problema sa atong susunod. Okay? Amang sinin ni Kristo, santo, ulipon ka mo sa salam. But praise God karoon tungkol sa Kristo, tungkol sa iya dugo, tungkol sa iya ginhimo, di na ka mo under the unrighteous. Iyong members dapat hindi na maging member sa unrighteousness, but dapat maging member to righteousness. Yet yourselves, ihatang ninyo, ipagamit ninyo ang inyong alawas. Sige nga ni Cristo, unto righteousness, unto holiness. Verse number 19, verse 19, the Bible says, 19, I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members, servants unto uncleanness, servants unto uncleanness, so, and to iniquity, and unto iniquity, even so now yield your members, servants to righteousness, unto what? Holiness. That's why, church, kung ganoon kita, na desire kita, na kita maging spirit-filled, first and foremost, we need to realize na dapat aton eliminate ang mga butang na yara sa atong kaugnay. Mamangkot, anong butang nagagamot sa iyo karong nagabi? Anong butang nagakontrol sa iyo? Na gusto mong bitawan, gusto mong ibigna, gusto mong madula na ba't nabalik-balik niya po? Arat niya po. Mangayo ka sorry, subong lugay-lugay, ara naman. And before you know it, budlay ka na magagawa. Hello, amen. Anong gagapos sa iyong karoon? Ang mga babae, I know, i-lecture na ni Mami. But take note, gusto ko lang emphasize ka dali. Ito yung tinatawag na modesty. Ang modesty ang yan, hindi na siya uniform. Na magsuksok ka ng panda kung panahon sa Domingo. Magsuksok ka, magpanda ka, magdamit ka sa eksakto, tama, kung adlaw na mamerkules. Pagpuri mo sa matay, nag-short ka na, nag-spaghetti ka na, nag-chop ka na. Pagka Domingo mamanda ka naman, hindi na siya among ang modesty.
kalupukan kita. Amen. Napalagdan ang kumo diri sa simbahan, pero sa duwa kamo, ginaidoy niyong Ginoo, ginaidoy niyong sarili niyo. Di kamo mudis. Sa mga balay ninyo, di kamo mudis. Di na mudis din na. Silim kong hindi na sa uniform na kumakon mo na kung Arlawa Domingo. Ang mudis din na sa uniform na susukon mo na kung Merkulis, di makanto ka simbahan. Dapat tali kaintindihan tanan mga babae. Bukan sa inyo, di pang wala pang uya. Kita-kita, baka mo dia sa Facebook. Ito mo, mahalok sila sa inyo. Mahalok sa inyo ba? Sila sa Bible, eliminate. Tanggalon, kakason. Dulaon. That is considered disobedience. Pagsuway sa suko sa Diyos, sa prinsipo sa Diyos, sa pulong sa Diyos. Ano ang mga sa 2 Timothy 2:19? After that, kung eliminate, dati ta ta sarili ta, dapat i-confess ta pagkasunod. Ano si Lindra? 2 Timothy 2:19, ini nga verse, tagtadali, ini nga verse, ibalik-balik na ini siya. At kung kita naka-insindi tani, hindi na ta dapat sini magpaduhon ka. Hindi na ta dapat magpa, ha? Balik-balikon pa rin. Kung ikaw nakatilala kung matuod ng Kristuhano, nag-ako, ha? Claim ng kita Kristuhano, adap sa Diyos, katawahan sa Diyos, 19, nevertheless, 2:19, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having the seal, the Lord loveth them. Tandaan mo na, nabakan sa Diyos, kung sino itong iya. The Lord loveth them that are His. Kagini nga verse, basahan na. And let everyone that nameth the name of Christ, what? Depart from iniquity. Klaro ang verse? Isipway. Sino ko ang nagpangilala, nagpakilala ng Kristumano at hubiya sa kalautan? Isipway ang mga malaki. Biyaan, i-abandon. Yan kung Kristumano ka ba, gatago ka pa sa lakaroon. Yan kinabuhi ka sa imoral. Pabangkot, brad, basi hindi ka gintuod, Kristumano. Kaya ang tuod ng Kristuhano may kabaguhan. Ang tuod ng Kristuhano may kahadlok sa sala. May Holy Spirit na ka-convictor sa aton. Tang sa kaduminggo, kapatid, as pulong sa Diyos, and yet, kung na-convict ang pulong sa Diyos, it might not be may katuod yung nasun sa Diyos. Tandaan ka. Nakabuhit na sa timura. May ka-conviction? I don't think so. I don't think so. Kaya ang tawag na may bataan na Espiritu, may conviction. Atak ng Holy Spirit. Isa sa mga function sa Holy Spirit, convictahon ka. Kristuhano, susiyay mo kang dalingo. Mga men, susiyay kang dalingo mo. Hindi kailangan na mataluhan mo ang tao, pero ang Diyos hindi mo mataluhan. Dahil ang sala magbunga sa kamatayon. Basaha ang James. Pag nahinom na ang sala, sin. Sin niya na nag-conceive, kag-resulta sila kamatayon. Yung people, ayaw pang asa, ayaw pang ano, na okay ka lang. Before you know it, ligapos ka na sa kaway. It matters not what it may be. It must be go. It must go. Whether it be temper, pride, money, lust, or self-fulfillment, or the fear of man,
just to see Christ, I will be filled. Dapat ang muna atong prayer, atong i-confess at atong i-forsake ang unknown sin. Si David, ba't siya nakasala? Ano ang sunod niya ginhimok? Nangayon sa patawad. Saan niya i-confronta sa ni Prophet Nathan? Sino niya ikaw, thou art the man, ikaw yung tao na nag-agaw sa isang karnero nag ipakaon dito sa imong bisita. Naghihimok si Nathan sa illustration or story just to illustrate kung ano ginhimok ni David sa kay Uriah. Ato makita abiyan sa niyang na-convict si Prophet at si King David. Grabe ang ibig niya. Na-convict siya. Iyang iamin ang paubos sa Ginoo. Ato nakita ang grasya sa Diyos. Ato nakita ang mercy sa Diyos kung ipakita sa mga tao willing mag-admit sa inasal. You know, amen? For most Christians, that sin would be mere passiveness or the attitude of indifference or perhaps the habit of slackness and laziness. Passive arap kita sila. Passive kita, okay lang. Atong attitude, wala pa kialam. Wala pa kong i-castigo sa Ginoo mo lang. Wala pa lang kong i-bakol sa Ginoo. Baka wala pa, brad. Pero hindi hulat lang, makulong ka sa Diyos para i-prove mo, anak ka sa Diyos. Kaya may mga tao, Kristohanong magsineng, at hulatong ko lang kung nalaki ko sa Ginoo, ating ulang man. Duhano na, brad. Maybe una, ipadawi pa sa Diyos yung pasensya. Amo na nga, until now, may kapag-ibakon. Ikaduha, baby, hindi ka gintungod ng anak sa Diyos. Kaya sinin niya niya, why pakialam ang Diyos sa tao na bastard? Hindi niya pagbakulon ang tao na bastard, anak sa tuwa. Ang pagsinin sa Hebrews, apa ng iyang anak, ang whom the Lord loved, he cheats him and scourged him. Kaya di ka mag-celebrate anay. Kung Kristo harong kang natabuhin ka sa salak na ron. Dapat mag-soul-searching ka. Hindi, wala ka mong spirit pa. Okay? The habit of slackness and laziness. Dapat ato di-give up. Ato di-give up, Kristohano, before it's too late. Before it's too late, ato di-give up. I will means I give up all my sins. I will means to give up yourself. I will means to give up. Not only give up nato ang ato mga sala, but also sinigil sa lesson your self. Imo ka ang kalimun. Pag nagsiling ka, Lord, fill me with your spirit. Lord, I want the feeling of the Spirit of God. Not only you say, I give up, I'm willing to give up my sins, but also, that means I'm willing to give up yourself. That means, kung gusto mo magpuno sa Holy Spirit of God, dapat hindi na kita ang magkontrol sa ating sarili. Hindi na kita ang masunod, hindi na kita ang hari, hindi na kita ang master sa ating sarili, kundi ang Diyos. Amen. Amo na mo, Silingon, sa willing magpapuno sa balaan ng Espiritu. Yourself, willing ka, isurrender ang imong will. Ang imong will, isubmit nimo sa Ginoo. Like I said, bata ka ba, na imong kastiguhon, hindi na siya mag-resist, hindi na siya mag-batok, hindi na siya mag-contest. Kundi mag-surrender siya, mag-submit siya kung ano ipahimo ko. Paghihamban mo sa bata, pick up na, pulutan na. Without any reason, mag-submit siya. Ako rin sa Buchilingon, isubmit na ito na ito will. Kung gusto kita, mag-uro sa Holy Spirit. Ano pa? Atong pleasure. That means atong desire. Hindi na ang atong desire ang masunod. Hindi na ang atong gusto. Hindi na ang kalimpay nato ang nag-prevail, ang nagpanguna. Kundi kung ano ang pleasure para sa Diyos. Ano ang mga palimpay sa Diyos?
Amo na siya ang konsilingon sa nagsubmit ka o nagpa-feel ka sa police spirit. May medyo ang tao gusto sa iyan ang kalipay. No? Ang tao mapakita sa kalipay. Kita self-seeking kita. Gusto kita sa tawag self-fulfillment. Gusto kita ma-fulfill. Self-satisfying kita. Pero ang pumapot sa Diyos, ang pleasure sa Diyos ang mga nasunod. Ang desire sa Diyos ang mga nasunod. Kaya ang Holy Spirit, mutundo na lang, mutundo na ang guide sa ato dito sa will sa Diyos. Di pwede abiyan ang Holy Spirit of God mupuntra sa will sa Diyos. Hello, amen? Di pwede. Kung kita abiyan sa visit ng spirit field, musunod ang ato will, musubmit dira sa Diyos. Harap ka? Si Jesus Christ is our example. When he was hung on the cross, isa sa mga pulong niya abiyan, ibuyan dito sa cross, Father, not my will, but thy will be done. Let this cup pass from me. Nevertheless, not my will, but thy will be done. Dapat ang muna kita, ang spirit-filled na tao, hindi lamang abiyan, iya di-give up, iya di-surrender, ang iya na will, ang iya na pleasure or desire, but also ang iya honor. Why siya ka-after sa honor? Why siya ka-nagas kung pasinungan siya? Why siya ka-nagas kung nayawon siya? Why siya ka-nagas sa recognition? Ang muna ang tao, spirit-filled. Di ba rin makilala siya ng iniman, maitaas siya o wala. Why siya? Okay sa iya. Hindi na siya isyo. Hindi na big deal. Ang unang tao, spirit fit. Hello, araw pa ta? Pero ang tao, kanda, gusto niya sarili makilala. Gusto niya sarili ipataas. Gusto niya, sarili ipromote. Ang unang ang kaugali sa taong worldly, Kristorado at Carla. Sa duwa di ito karon. Ikaw ba kung taong labisan, ara ka lang sa likod ka lang, huwag ka nakita sa spotlight, pero happy ka gyapon? Gatrabaho ka gyapon? Excited? You know what? Ang pinakatao, ang mga tao, mga labihan nga, wala recognition. Sometimes sa pelikula, sa showbiz, ang nakilala ba, director, producer, ang actress, ang actor, pero why sila kabilo? Likod sa camera, ara ang mga tutukong tao na nagbulit. Di na magsigat ang actor, kumulan na sila. Sino to? Kameraman? Nakita ba kameraman? Kita ka ba kameraman na kameraman tapos siya yung surat? Wala. Sino kinatutukan sa kamera? Puro actor, katulang mga artista. Pero kumabot, kumik. Why siyang kameraman? May actor ba? Wala ka? Hello? Dapat kita mo sila. Nabis ka din na makita. Di ka siguro surrender, di ka siguro asset, hindi ka siguro choir member. Bisa kung ordinary ka lang kung pumangkot, excited ka ba sa iyong papel? Malipayon ka ba? Bisa dira ka lang? May ka ba galagas sa recognition? Di ka lang bumasimba dyan sa pastor. Oh, my God, ha? Ay, God, dinamit lang pangalan ko. Pinan na lang anniversary, my God, ha? Pulos pag-uugay ka drama. Ay malam tagi na ano? Amiyan, mali yung muti. May ka naka-engine ko lang ang tuwag na kinabuhin ni Suman. Si Kristo siling niya, not my will, but thy will be done. Pero harap ka. Not my honor. Yang baru ini itu ngapun sesan, sirim ni siya. I must decrease, he must increase. Paubos ko, siya ko ni taas. Jutay lang ang mga tao nga, gaapo na ubos. Jutay lang ang mga tao nga willing magpaubos. Laban sa tao, gusto ka lang na mauna. Nagtawala mo na sa traffic ko, pwede gusto mo paubos. Pwede gusto mo mag-stop ka. Ako lang, nabumbuanay na lang, eh, gusto ko. Mag-una, hala, 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 hala.
amo na ugali sa tao ka. Gusto mauna. Siya ang paboran. Di gusto maghatag pabor. Kristo nga nun, brad. Dapat yung Kristo nga nun, tanga. Laino na nato. Paunahan ka siya. Amen? Ano man lang lang? Isa kaminit ba? O sikals? Kaya kung itawag defensive driving, naka sa dipinsa, ayaw sa opinsa. Ayaw sa atake. Dito ka permi sa opinsa. Sige, paunahan lang sila. Paunahan lang sila. Basta kay ikaw mas disgrasya. Pero kung ikaw, di ba unang ito? Ugali na sa amilipin na. Ay dapat kita mag-isyo ka lang. Kaya some people, I believe, sila sa Bible ang principle, kung nagtanong ka, may anihirong ka. Maybe someday, ikaw din mag-urat. Ako minsan, nahatag ko pag-ur, kurang ako sila. Kung kinsa ako, magliko ko dira. May mga driver ko dira. Kung sige, una. O dira, ani ko ko, isang tulad. Hello, amen? Amen. Pero kung gusto ka ikaw ko na, ubihin ba din talaga ka na? I will means give up yourself. Ato di give up. Kaliptan ta ato kaugalingon. Hindi ta itaas ato kaugalingon. Okay? Amen? Amen. This will be impossible as long as Satan blinds us by making us think that it is impossible. So, Satan minsan, mga abiyan, hindi mo niya, ay posible na, hindi mo na kaya, hindi mo na kaya i-give up ang mga will. Hindi mo kaya i-give up ang iyong mga pleasure. Hindi mo na kaya i-give up ang mga will. Ako na pwede ginagawa ni Satan sa ato. Ginagondisyon ato, may. Pero uton, sino sa Diyos, kaya na ito i-give up. Through the power of the Spirit of God. Amen. Amen. Ato ni surrender. Magpapunod na sa Holy Spirit every day. Lord, fill me. Pagbuktaw ta, Lord, karong maadlaw, fill me with your Spirit. Maglakad ko, Lord. Magubra ko, magtransact ko sa akong pamilya, sa akong bata, tagain ko sa Spirit of God. Fill me na maara ako pasensya, may ara ako gugma, kabalo ako magpailo, kabalo ako magpumos. Dapat everyday, ako na ito pagpumos. Bisa si Satan abyan, may butang sa ato kasi kasi mura-una. Sinindi ako di mo na himuon. You have to pay a price. I will. Letter C. Letter C. Makabiyatan. Okay? Kaya katong tatlo niya kabata,
naging martyr doon, naging martyr. But sila yung mga biyan, namatay sa mission field. Jury sa ilang mission. Dito sa ibang na bansa, namatay yung tatlo ka bata niya nga lalaki nga nahimong missionary. Pero hindi pa mangkot ang natay. Mrs., why ka ba nagsisi? Why ka mag-question ng Ginoo? Tatlo mo ka bata, nag-mission, tapos namatay, why ka ba nag-regret? Siling niya, ang sabat sa nanay, I wish may arap pa ko isang kalimu nga bata kag ako nihatag para sa bulatong sa Diyos. I wish I have 1,000 sons and give to the work for the Lord. Tama ko mo. Ang iyan sa bata. Sa gahandong ko tani, may arap pa ko isang kalimu nga bata kag talan na sila, ako nihatag ay pagamit lang binagoy para sa Diyos. May arap pa naka-design. Usahay kita magapugong sa ating mata basta mag-eskwila sa may kursyo. May ka mong kabalong ang pinaka-greatest ko na abiyan at fulfilling na kinabuhi ka na kinabuhi ang surrender sa may kursyo. The greatest mga abiyan na vocation tuling sa Ginoo ang isa ka tao gitawag ko by your talents. Amen! Amen! That's why ginikanan ayaw magpugong. It's a blessing. It's a privilege. It's a great opportunity. Ngayon sa ato mga bata someday, gamitor, kag mag-surrender para sa buluhaton sa Diyos. But of course, make sure na ang inyong mag-surrender dapat na basis. Ang basis nila may kunin na sa Ginoo. Kaya kung masan ikaw lang, desire mo lang, feeling mo lang, kag nakita mong iba na sunod-sunod ka, ila ka adlaw, why ka gyapon? Why ka gyapon? May personal calling na siya. Namong kikita na ng Bible school man, ng pastor. Kita na nag-graduate, itawag sa Ginoo sa ministry. May mga classmate ko ngayon, pero until now, wala sa ministry. In fact, wala gani bisan sa choir. Classmate ko sa Bible school. Kaya hindi garanti ko nag-graduate ka, ako na. Make sure ba may kunin ka sa Ginoo? Make sure na gitawag ka din sa Diyos. Kaya kung gitawag ka, tapos kang diin ka magda-libot-libot, magtago-tago, nagpag-agyapon sa Ginoo. Pag sinigal, hindi ko, Lord, eh, gusto lang ko sinigal. Lord, ang huling kubra ko. Lord, mamuling lang ko. Oh, testimony, missionary John and Clay. Hindi siya gusto mag-missionary. Kaya sinigal niya, ako personality, is the story of it. Now, hindi siya autoritative, sinigal niya. Now, there was a time na, sinigal niya na, daw din ang buro ko mag-pastor, kaya good night, kaya mag-assist na lang ko sa pastor. Kaya nakita niyo ang personality ng missionary and Clay, di ba na, kundi yung first time na brado, kung nakasalit ka kita, daw isang makampapa, daw si Bilio Black, ano na, kanang na yung Vice President na ron ng Baklabo, kanang Vice President ni Kaliudi, Bilio Brado, Bilio, oh, kanang bangka, kanang mati ka ng istorya, ako pa siya makampa to, nagkititik-titik pa ginagamot, yung Baklabo ni Vice President siya, Bull Black. Pero ano mo siya, ano itong personality, abiyan, miska mo siya, may pagkababain mo ka, kung kitawag ka din sa Diyos, gamit mo ka din sa Diyos. I-equip ka sa Ginoo, magsinig ka, Lord, daw di ko ni kaya, daw Lord, daw di mapufit, diri daw di ko mapatihan, no? Kaya kung mapatihan naman ka sa sarili, ano pa ang puros ng Bible school ta? Hello, amen? Ang Diyos ang mag-qualify sa ato, hindi kita. Submit lang kita, sunod lang kita sa iya. Papuno lang kita sa Holy Spirit, amen. Kaya si Lord na mag-equip sa ato, dapat willing lang kita. Hello, amen? Amen. Willing. Convince that your children will be called to a mission field. Sakali ato bata, amen, maupunan sa ministry, dapat mag-inikanan kita sa pagpunan. Amen? Inatos na pagpunan, it's a privilege, magamit sila para sa bulato sa Diyos. Okay? And of course, third and last,
I will. Okay? I shall have the feeling. Oh. I shall have the feeling. I shall have the feeling. Dapat may harap must, may harap will. Subong naman, I shall have the feeling. When a Christian gets so hungry for the power of God that he will pay any price for it, then he shall have it. When man, as did Peter, who wept bitterly, makes a full surrender, cast himself upon God and claims the promise that is for him, then he shall have it. Diba si Peter, nag-surrender lang siya, nag-humble siya. Yan, nagkaroon siya power. Igamit siya sa Diyos. When men and women give themselves to God to be filled and used of the Holy Ghost, they shall have it. It is to be an act of obedience and surrender. You must trust yourself before God and trust in Him for the feeling. For the feeling. Now, anong result? Anong result pag tayo po ay may natawag feeling? Three things, mga kapatid. No? Okay? Okay, first, sabi nito, pagbuluhan ito sa Diyos, kung kita feel sa Spirit of God, ang atong paghulag, ang atong pag-operate, hindi sa atong kaugalingon, kundi through the guidance of the Holy Spirit, sinindri, things can be accomplished effectively. Amen? Effectively, ang mga butang, ma-accomplish na ito. Mahimaya ang Diyos, malipay ang Diyos, na makita mo plastar, makita mo smooth ang resulta. Nga man, guided pa ka with the Holy Spirit. Amen? Ang Holy Spirit ang nagdidikta. Ang Holy Spirit, ang mga ang nagagay. Kakunwas, ang Holy Spirit nagagay, hindi kinabagsalak. Hindi kina siya mapalpak. Kay Holy Spirit man. Take note, ang Holy Spirit, Godhead ka siya, member ka siya. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Take note, ang Holy Spirit, Diyos na siya man. Paro ba? Things can be accomplished effectively. And the opposite is true. Kung kita abiyan, wala na the feels of the Spirit of God, hindi kita spirit feel, kag sa atong kaugalingon lang kita nagasabi, kapano na kita sa resulta. At hindi sila, kapano kita. Why not? Matingala ka na, natapoy ka na lang. Pero ang resulta ka, hindi satisfying. It's because sa ato, kaugalingon na na ito. That's why kailangan din ato, but sinipon, but be filled. But be filled. Amen? Amen. With the Spirit. Ano pang result? Kita spirit filled. Not only things can be accomplished effectively, but also God will be pleased. God will be pleased. Ang tao abiyan na nagadago, nagasalig, nagakonsulta, nagatugyan siyang kaugalingon, pinaagi sa power of the Holy Spirit, ang unang mga tao na dependent kang nagasalig sa Diyos. Nagmalipay ang Diyos ba sa mga tao na nagkonsidera sa mga kaugalingon na? Ano ba? Dapat amo niya itong motive, ah, dapat amo niya itong attitude every time magpalapit na sa Ginoo. Ato ni consider itong kaugalingon, we are helpless. Ay sinin ni Lord Brad? John 15 verse 5, sa last verse, for without me, he can do what? He can do more? No. For without me, he can do nothing. Amen? Amen? Amen. Nothing. Why sa pag-ingo?
pagsulikod sa Dios. That's why dapat sa atong pinabuhi ug galingon nga Lord, ato ni pray, Holy Spirit of God, guide me. Holy Spirit of God, fill me with your power. With your power. Malipay ang Dios. Malipay ang Dios ang iyan. Makamuot ang Dios sa mga tao nga nagtago, nagapanapit, nagkonsulta sa iyo. Ang gamiton sa Dios effectively ang mga tao na filled with the Spirit of God. Filled with the Spirit of God. Luke chapter 11 verse 13. Luke 11:13. Spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord.
hindi ko mapunggan ang tawag ng malipayon. May araw na pag-amba, alin siya ang kasing-kasing. Malipayon siya. Ano pang tao ay spirit-filled? Araw sa verse 20, siya mapasaramato. Hindi lang malipayon, hindi sa spiritual, but also mapasaramato, giving thanks always for all things unto God. Miska na kapamigado, miska na budlay, budlay ang mga buhi, budlay ang sitwasyon, pero sa diyakon, mapasaramato siya. Hindi ka kabatid sa iya, ka-murmur, hindi ka kabatid sa iya, ka-complain, hindi ka kabatid sa iya, ka-question sa Ginoo. Instead, mapasaramato siya. Amen. Ang unang tao na, na spirit-filled. Ano pa ang tawa, spirit-filled, kung ikaw asawa, submissive ka sa kumbana. Ara dira sa verse number 21, submissive ka sa kumbana, submissive ka dira sa Ginoo. Verse 22, kaya ikaw man, kung ikaw bana, na spirit-filled, ang resulta po mga abiyan, nagapalangga ka sa iyong asawa. Loving husband. Loving husband. Hello, amen? Amen. Kagano pa? Ano pa brad, kung kita spirit filled, sigil sa Bible, verse 27, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. What is that? Kung ikaw po abiyan, spirit filled, ikaw si parinkel. Amen. Si parinkel. Katulad sa isa ka babae ng pangalasang lumun, napasawa ako ba? Silindri ang requirement without spot, sunod, without wrinkle, or without blemish. Mga kabiyan. So I hope, sumugagal ni may araw kita na tunan. Amen? Amen. Kung kita, amuli ang power of the Spirit, na kita dapat mas Mas, okay? Requirement, compulsory, mandatory. Kumulungkot sa Ginoo. And of course, I will. May mga bagay ka na dapat nato i-give up. I will at I shall. Things can be accomplished effectively kung kita biyan, spirit-filled. Hindi po sa Ginoo ba na hindi ka tama, hindi ka tama si Biyan. Pero ibagay ko na itong dinalog sa Diyos. Atong mga plano, atong desisyon, atong din itong diyan sa Ginoo. Kristo nga nun, ayaw din pag-iwong desisyon na wala kong ipapakailan. Kaya biyan po na ang desisyon na ikaw lang ang nag-design din yan ng Lord. The best din ang biyan, ang Diyos po desisyon sa atin. Kaya wala si tao ang biyan na ang Diyos ng Diyos, wala si tao na mapakyas, mapaslawan, kung ang iyan ang mga plano, yan itong biyan, kaya ipapakailan ka sa Ginoo. Amen? Ato ni Nagong sa Ginoo ang Nagong. Magatid doon ka pa niyo, let's pray. Let's pray that Father in heaven, tonight, we thank the Lord sa inyong oras, itumod ka na mo, at kami mga ito only one.